Manong mga guys, this is Dave Lopez from Rifle Hobbies Philippines. It's been an opportunity with me today, Saturday, as I promised kahapon na pumunta ako sa isang kaibigan, and we are grateful to have Sir Alan to have here sa ating program na Rifle Hobbies Philippines. I invite you guys to subscribe on our channel, Rifle Hobbies Philippines. Level up sa itong channel na to. Right, before tayo magsimula, ito si Sir Alan, yung bahay niya. And yung first question ko sa kanya is that anong edad kayo pumasok sa gaytong larangan? Bali, nasa 50 ako ngayon. Karoon ko ng rifle na ganito, nasa airgun rifle. I don't know, makonsider ko na rifle ito. Basta isang klase ng baril na pamagitan ng oxygen. Nakuha ko ito nung bago pumunta ng abroad sa Saudi. Umuwi ako sa 2013. Before ako pumunta ng Saudi, kakaroon ako ng kaunahang ganito, arms core na airgun. Nabili ko ito sa best friend ko sa kasi nakaluta sa halagang 9,000 pesos. 9,000 pesos. Yung scope niya noon, di ba? Mas malaki yung nasa M14 ng ano ng Philippine Army. Pinalitan ko na lang ng mas maliit. Nag-scope kami ng best friend ko kapalit ng isang ibon na inaalagaan ko. Ano kaibahan ng malaking scope at yung maliit na scope? Anong advantage ng maliit na scope? Kasi yung malaking scope na yon na ilagay ko dito, sobrang maligal. Saka yun, nagkaroon ng problema yon kasi hindi accurate. At the same time, parang nabuksan na doon ng repair manila. Kaya nung ginagamit ko, nagtataka ko bakit hindi ko matamaan yun. Sinisira ko yung scope. Then later on, I found out na minsan pala na-reparin ko yung scope na yun. Kaligyan ko nalapitan ko yung scope kami. Kasi marunong naman siya mag-ayos. Sabi ko, sa akin na lang yan. So, ito yung unang airgun nyo nabili. Yung arms core 22. Yes. 22. Nakakahalagang 9,000. Tapos, ano pa yung mga airgun na nabili mo after nito? Then after a year, tuloy nagkaroon ako ng airgun. Ngayon, it's 2009. Then after, pag-uwi ko galing sa Saudi, bumili ako ng isang ganito. 177. Mas maliit yung bala niya kumpara dito. Nabili ko ito sa halagang 500 pesos only. 500 pesos mga ka-bro. Nabili ni Sir Alan yung kanyang airgun. Walang ano to, walang pangalan. Silencer. Walang silencer. Ginawa ko, pinaayos ko ito. Kasi noon nung nakuha ko ito, yung baril niya, hindi ako makatama din. Nagkaroon pala ng depekto. Kasi nung isang bisis, nilagyan nila ng bala ng ganito, yung caliber 22, nagkaroon ng problema, nag-stack up dito. So, ang ginawa ko, dinarap sa kaibigan ko, pinaayos ko, tapos pinutol niya, tsaka at the same time nilagyan niya ng silencer. Kaya gumanda yung labas niya. Tapos pinuturahan ko, ang ipay ko ng konti. O hindi naman ito kasi ako din creative na gumawa ng ganitong mga handle niya kasi ako marunong. So kung ano lang yung sa kanya dati, yun ang ginamit ko. Tapos namamaril ako ng mga maliliit na ibon. Kasi kapag yung maliliit na ibon ang babarilin mo kapag ginamit mo itong mas malaki, pangit. Then after mga a year, karoon ako ng isang Metal crop. Mas magaan siya kasi ano siya eh, ng tawag dito, saway. Saway, brush. Oh, brush. Tapos ito na talaga siya, yung body niya. Pero ito, pininturahan ko na lang. Tapos dati, stock pump ito.
kahit hindi ka na magdala ng oxygen, CO2, kahit isang daan ng putok mo, hanggap kaya mo mag-pump, mag-ilang. And then, ginawa ko, pinakonvert ko sa CO2, nila ko sa kaibigan ko sa bayan, tapos pinalagyan ko ng cylinder. Mas ano siya, mas handy sa gamitin kasi magaan. Yun nga lang, yung putok ko lang. Pagkakaiba ng mais scoop at saka sa wala, pagka bumaril ka, pag tinamaan mo yung ibon, makikita mo kung saan nahuhulog. Unlike sa mais scoop, pag tinamaan mo yung ibon, minsan, hindi mo makikita kung saan nahuhulog yung ibon. So, bali tatlo yung baril ko na sa akin yun. So, yun mga guys, no? Hindi masyadong mahilig sa sir sa aircon. Tatlo yung aircon niya. So, pag nagsimula pa kayong maging addict sa aircon, pwede yung pamagitan na bibili-bibili kayo ng mga yan, like ni Sir Alan. Yun. So yun yung mga airgun niya. Last 2008, nag-start siya ng airgun hobbies. Ano yung benefits, sir, ng mga ng pagkakaroon ng airgun o pagpasok sa hobbies ng pagiging airgun? Para sa akin, pagbili ko ng airgun ito, sa akin sana noon, parang ano lang, kumbaga sa sugal, parang naglilibang. Subalit sa kalaunan, panay kami sumasama sa mga kaibigan ko. Pupunta kami sa kung saan-saan na namamaril kami ng ibon. Kung mahilig ka sa inuman, okay yun, advantage yun. Kasi pag uwi mo, may pulukan ka na. Pero sa katulad namin ni President, hindi naman kami nag-iinggit sa mga ganung okasyon sa pag-iinom ng mga alak. Hindi kami nakapag-benefit ng pulutan. Pero actually, hindi naman din ako kumakain din ng ibon. Ang magiging benefits ko lang, hindi ko naman makonsider as in parang naging benepisyo mo sa pagpamamaril. Kasi ano lang eh, libangan lang yan eh. Pag nag-aya ang grupo, kaibigan mo, punta kayo sa mga lugar na maraming kahoy, natuwaan lang ba na mamamaril ka ng isang mga ibon. Minsan makakatsamba ka ng mga malalaking ibon, like sa mapa, doon sa papuntang Magalyon, yung mga ibon doon yung natawag nila na ng kurokoko. Pinakamababang kuha mo doon, yung mga kasama namin, pinakamababang kuha nila, limampo, tumpo. Inuwi nila yun pagkatapos din ako ng tulutan. In the same time, ginagawa nilang pang ulam. Sa akin naman, hindi ko makonsider yung malaking benepisyo para sa akin sa pamamaril kasi libangan ko lang yan. So ano yung mga advice niyo, sir, sa mga papasok? Halimbawa, sa nanonood ngayon, maraming mga interested na bibili ng airgun or gustong maging airgunners din. Ano yung mga advice niyo sa kanila kung papasok sila? Sa simula, kung gusto nyo bumili ng baril, kailangan siyempre may tama kang halaga or budget pagbili mo ng baril. Kasi yung mga sikanhan ng mga baril, yung iba, gusto nila ibenta yung baril nila, yung airgun nila sa murang halaga. At sinabili mo ng 9,000, pag napaglumaan mo na o nagamit mo ng magandang taon, sa parang ayaw mo na pagbibili mo ng 5,000. Sa mga beginners, maganda din na magkaroon kayo ng mga baril na ganyan. Pero bago nyo kunin, suriin nyo muna o ipaturin nyo muna. Hindi na kayo makaibigan marunong mag-ayos. Pakinggan nyo muna kasi yung mga airgun na makukuha nyo, yung mga depicto yung iba. Pero yung mga tao na panginahanis sa business, nagbinigay sa'yo yung isang bagay na pinagbili sa'yo, nasa good condition na. Ang ma-advise ko sa mga beginners, dapat pagka nagkaroon kayo ng ganitong airgun, so ingat din kasi makonsider natin ang deadly weapon to. Sa paggamit, hindi natin dapat nilagyan ng bala to at itututok mo na lang kung saan-saan. Kasi minsan hindi natin mapapansin, makakalabit natin, pumutok yan ang katama ng isang tao. Extra careful sa paggamit ng ganitong klase ng airgun kasi sabi ko nga kanina, nakakamatay din ito. Nakakabulag, nakakatama sa tao.
maaaring kamatayin. Dubli ingat, sabi ko. Saka dapat huwag pabayaan ng marelo. From time to time, pagka naman marelo kayo, at minsan nilinisin nyo rin, nalalagyan nyo ng oil, at saka yung mga o-ring niya, dapat sinisecure nyo kasi minsan pumupunta kayo sa lugar na gusto nyo mamaril at nagkakaroon ng putukan na nagsisimula na yung makasama mo, naiwan nyo sa iyo kasi pag nagkaroon ng problema yung baril mo, yung o-ring mo nakira, wala na. Manunood ka na lang sa kanila. Kaya dapat, ano pa rin, parang kung magkakaroon ka ng sasakyan, dapat inaalagaan mo rin yung sasakyan. Tama pa rin, sir. So, lastly, may mga requirements ba para na magkaroon ka ng airgun sa bahay? Or kailangan ko bang dalhin sa public place yung airgun? Anong dapat natandaan para na maiwasan na makuha ng mga pulis yung airgun nila? Or anong meron po din? As far as I know, kapag makuha ng airgun, hindi naman nagre-required ng ano po ng license. Halimbawa sa baril 38-45-22, nangailangan niya ng license ng baril at permit to carry. Sa airgun, so far wala pa naman batas na binigay na kailangan na kumuha ng license para na magdala ka ng airgun. At hindi naman pwede na may baril ka tapos dadalhin mo sa maraming tao kasi nga parang nakaka-awkward naman yun na nagbibiskit ka ng ganyan baril. Pero sa ibang tao, identify naman nila at madali nila makilala yun na yung gamit mo is airgun lamang. Pero sa ibang mga bago sa paningin nila, hindi pa nakakahawak talaga ng mga ganito sa mga baril. Ang akala nila ay tunay na baril po. Ito yung hawakan mo. Ayun, siyo. Walang proseso na kumuha ka ng license. Isang bagay lang, kapag nagkakaroon ng gun ban, katulad ngayon, magkakaroon ng eleksyon, nagkakaroon tayo ng gun ban all over the Philippines. Kaya air gun man siya, sa didiwipon, sa kutsilyo man, sa itak man siya, hindi mo pwede bitbitin yan sa mga public places. O pupunta ka ng bayan, kasi pag nagkaroon ng checkpoint, automatic, i-confiscate talaga sa iyo ng mga may kapangyarihan. There you go, mga ka-bro. And we are so privileged to talk to Sir Alan kasi sa mga legendary na mga air gunners tulad niya, may matunan tayo. So yun guys, hopefully may natunan tayo sa mga discussion namin ngayon. And always remember to when you go on hunting to be safe and alamin muna tulad ng pag-usap namin, may natunan kayo. Alamin muna yung larangan ng airgun before you enter this kind of game field. Alright guys, thank you so much for watching. To those who haven't subscribed, please do subscribe on our channel, Air Rifle Hobbies Philippines, and go to the Facebook page, Air Rifle Hobbies Philippines. Good luck. Alright, see you soon guys, and good luck.